to another episode of Pep Talk. Very intimate ang setup natin today dahil mag-one-on-one kami ng isa sa mga pinaka-talented na actors ng kanyang generation. Please welcome Martin Escudero. Hello, hello Martin. Welcome to Pep Talk. Hello. Can you, greet muna natin yung mga Pepsters before Ayun, time starts. Siyempre sa mga viewers, followers ng Pep Leaders. Hello sa inyong lahat. Sana ma-enjoy niyo yung pag-uusap namin. Ayan. Okay, simulan natin, of course, dahil marami nang nakakita ng teaser na lumalabas sa TV5 ng bago mong show, yung Positive. Ano ba tong show na to? Ito yung Positive first in the Philippine history. Sinabi nila na tatalakayin yung storya ng isang people living with HIV or AIDS. Ayan. So ano to? Mag-drama ba to? Is it ano? Drama siya dahil sa yung storya niya napakabigat. Mm-hmm. Saka ito yung kumbaga masasabi ko iba sa mga nagawa ko kasi reality. Mm-hmm. Yung topic ng storya totoong nangyayari sa ating bansa lalo na ngayon mainit na mainit. Mm-hmm. Ano naman yung magiging role mo dito? Ano yung, can you describe to us yung kung anong klaseng character siya? Anong personality niya? Ang ginagampanan ko rito ang papel ni Carlo Santillan. Mm-hmm. Isang operations manager sa isang call center. Okay. Ayan, yung kanyang buhay, almost perfect na talaga eh. Magandang career, ang asawa niya, at magkakaroon na siya ng anak. Mm-hmm. So, napaka-perfect lahat na nangyayari. And then suddenly madadiagnose siya ng positive siya sa HIV at ang masakit pa rito ay umabot na sa pagiging AIDS. Doon na iikot yung kanyang buhay. Speaking of HIV test, we heard na nagpa-actual ka daw na HIV test, tama ba? Opo, kinailangan kong gawin 'yon sa maraming dahilan. unang-una siyempre kailangan kong mismong pumasok doon sa buhay. Mm-hmm. kung paano nangyari yung proseso para sa character ko. At pangalawa, dahil meron akong sariling dahilan na gusto kong makatulong, maging isa sa kanila sa advocacy nila, na gusto kong maging isang halimbawa na kung hindi man dapat tularan, isa sa mga pwede nilang paniwalaan na hindi ito, kumbaga, katapusan na ng buhay nila. So, gusto kong makatulong. Pero kumusta yung naging result ng HIV test mo? Secret. Okay naman siya. Okay. Medyo ano lang. Doon ko na pagtanto yung naintindihan yung sinasabi nilang kumusta yung anxiety. Mm-hmm. Yun yung lagi nilang tinatanong. Sabi ko, ano ba ibig nilang sabihin? Mm-hmm. So, kumbaga parang totoo sa akin yung pinagdaanan, kaya malaking tulong para sa amin. Isa pa din sa mga ginagawa mo ngayon is yung Mumbai Love, which is an indie film. Kumusta yung movie making process? We heard it's your first time na mag-shoot abroad. Halos lahat first time sa akin, fresh lahat. Mm-hmm. Maraming memories. Hindi lang doon sa set, doon sa mga Indians na nakatrabaho namin, sa bawat araw-araw kasi parang meaningful yung mga nangyayari, makulay. Masayang-masaya ako na nagawa ko yun at napasama ako ron. Ibang klase, ibang mundo, iba lahat, bago. Pero kasi recently, di ba nga nagkaroon ng issue yung sinasabi na na-hostage ka daw, but na-clarify naman na hindi. So can you just give us another, para i-reinforce na natin yung clarification, kung ano ba talaga yung nangyari dun sa situation na yun? Siyempre, una sa lahat, medyo naguluhan sila, no? Mm-hmm. Ang masasabi ko lang kasi, nalinaw naman na nung director namin siya. So, kasi mahirap na ako lang yung nagsasalita. So, kailangan marinig din nila yung storya ng ibang tao para mabuo yung picture. Mas maintindihan nila. So, sa akin kasi ngayon, mas importante sa akin yung ma-share ko naman, maikwento ko sa kanila, malaman nila yung magagandang bagay. Mm-hmm. Doon sa mga nangyari sa amin. Para, okay, alam mo yun, medyo, hindi naman sila mag-isip ng one side lang. Mm-hmm. So, mas, ayun ang mas importante, yung maikwento ko yung
in-enjoy namin yung mga araw doon. Hindi lang dahil kami lang mga Pinoy, kundi may parte rin yung mga Indians na nakatrabaho namin. Kasi sa totoo lang, ikwento ko na, sila, iba sila magtrabaho, kumbaga, tutok. Parang sa sobrang iniingatan nila kami ron, parang pati sa lamok ayaw nila kami yung padapuan. Mm-hmm. So yun, saka inaasikaso talaga kami, kumbaga. Hindi, kasi nga, first time kong naka-experience doon na tinatawag nilang vanity van. Ano yung vanity van? Yun yung standby area. Di ba, okay. Madalas dito sa Pilipinas, tent, gano'n. So sabi ko, parang first timers kami rito. So parang siyang yung mga trailers. Yung malalaki. Malalaki talaga. So sabi ko parang, wow, special treatment kami rito. Mm-hmm. Nakaban pa kami. So maraming magagandang bagay na hindi lang natalakay noon, pero dapat malaman din nila. Mm-hmm. So itong Mumbai Love, ano ba yung story nito? Is this about Indian culture? Ano bang, saan ba umiikot yung kwento nito? Ang storya nito yung dalawang kultura, dalawang bansa. Mm-hmm. Isang Indian and Pinay. Mm-hmm. Na parang pinag-unite, ginagawang isa dahil nagkainlaban ng dalawang tao sa isang lugar, kunyari sa India, na hindi ina-expect na mangyayari yun. Kusa yung naging yung pagsasama nila. Ito, love story siya, no? So ang pakay namin dito para maging isa yung dalawang medyo magkalayong kultura. Mm-hmm. Yung pagmamahalan hindi imposible basta nararamdaman mo. Ayan. Ano yung mga na-discover mo tungkol dun sa Indian culture? Yung tungkol sa pag-ibig, yung mga panibigaw, ganyan. Meron ba silang, ano yung mga kakaiba sa kanila na wala sa atin? Martin, kasi syempre alam naman natin na hindi naging madali rin sa'yo yung paghiwalay kay Popoy. Pero masasabi mo ba ngayon na mas okay ka na kaysa sa dati? Yung sa kung ano yung estado mo ngayon? Kasi para sa akin, lahat ng bagay nangyayari na may dahilan. Mm-hmm. So, isang aral yun.